Update po tayo ngayon mga kapuso sa Pampanga. May ulat on the spot si Lia Manyalak ng Castillo. Lia, kamusta na dyan? Pia, hindi pa pumapasok ang boto mula sa tatlo sa may pinakamalalaking voter population sa Pampanga. Pero ngayon pa lang tinanggap na ni Among Ed Panlilio ang pagkatalo niya sa ikatlong pagtatapat nila ni incumbent Pampanga Governor Lilia Pineda. Kagabi pa lang daw ay nakita na ni Among Ed na malaki at malayo na ang lamang sa kanya ng kalabang re-electionist Pampanga Governor Lilia Pineda. Tanggap daw ni Among Ed ang pagkatalo niya pero nababahala siya para sa lalawigan lalo't mukhang nananalo ang mag-inang Pineda para sa dalawang pinakamataas na posisyon sa Pampanga. Tumakbo rin kasi bilang vice-gobernador ang anak ni Lilia Pineda na si Dennis Pineda. The trend's really favoring. Itong si Mrs. Lilia Pineda at mahirap na kaming makahabol. No? But we did our best. No? And because of that, we're mighty proud of what we did. No? Ayon kay Among Ed, ito na raw ang huling beses na tatakbo siya at magpapatuloy na lamang sa pagtulong sa Pampanga sa sariling paraan. Pero sa kabila ng pagtanggap ng kanyang pagkatalo ay pinag-aaralan ng kampo ni Among Ed Panlilio ang paghahain ng vote buying charges laban naman sa kampo ni Pineda dahil sa di umano'y paggawa raw nito ng technical at actual vote buying. Nakausap natin ang isa sa staff ni Governor Pineda at mariin niyang itinatanggi na nag-vote buying ang gobernadora at mariin din daw nitong kinokondena ang anumang vote buying na sinasabi. Ayaw pa rin magbigay ng pahayag ni Governor Pineda hangga't hindi pa opisyal ang resulta ng eleksyon dito sa Pampanga. He really wanted to win, of course, no? But ito yung mga nangyayari dito sa Pampanga. Bagamat hindi pa tapos kasi pinag-aralan pa namin yun. We heard a heavy and massive campaign vote buying. Pia, sa ngayon, 13 pa lamang out of 22 na lugar dito sa Pampanga ang nakapagtatransmit na ng resulta ng eleksyon. Hindi pa kasali dyan ang San Fernando City na second biggest voter population dito sa Pampanga. Ayon kay Attorney Fernando Cotom na chairman ng Provincial Board of Canvassers, corrupted raw ang isang CF card sa isang clustered precinct doon. Hinihintay pa nila ang abiso ng COMELEC kung pwedeng babaan na lamang ang threshold kung hindi sila mapapadala ng bagong CF card. CF card rin ang problema ng Mabalacat na ikatlong pinakamalaking voter population naman sa Pampanga. Tatlong clustered precincts doon ang problema sa mga CF card. Problemado rin ang Lubao na ikalima sa may pinakamalaking voter population dito sa Pampanga. Pia? Lia, yung nabanggit mong corrupted na CF cards at kaugnay no doon sa hiling ng ilan na ibaba no yung threshold doon sa National sa Provincial Board of Canvassers, ilan ba yung tinatayong bilang ng mga boto na nandoon sa mga corrupted or iba pang affected CF cards? Doon sa San Fernando City, ang registered voters doon ay umabot sa 127,000. Pero ang meron lamang problema ng CF card ay isang clustered precinct na ayon dito sa mga taga-Provincial Board of Canvassers ay maliit lamang naman ng bilang kung yung San Fernando ang pag-uusapan. So pwede namang babaan sana yung threshold doon. Yung Mabalacat, hindi daw pwede na babaan talaga yung threshold doon dahil kahit hindi maapektuhan yung bilang ng boto para sa mas matataas na local positions, ay maaaring maapektuhan naman yung mas mabababang local positions. Kaya hinihintay nila yung kapalit na CF card, Tia. At Lia, nabanggit mo rin no, yung Lubao, Pampanga. Ito yung distrito ni dating Pangulo at Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Yes, doon sa Lubao ay wala pang official ranking dahil yung mismong boto ng Lubao ay hindi pa nga pumapasok. Pero doon sa 2nd District Congressional Race, Pia, lumalabas na malaki-laki na rin yung lamang niya re-election ni 2nd District Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Hiniling na rin natin yung panig ni Attorney Vivian Dabu na isa sa mga nakalaban niya at sinabi niyang hihintayin niya yung official na resulta ng COMELEC bago siya magbigay ng pahayag. Pia? Alright, pero sa ngayon ba, Lia, ay nakapagbigay na ng pahayag siya? Congressman Arroyo. Lia, sa ngayon ba nakapagbigay na ng pahayag si Congresswoman Gloria Arroyo? Alright, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating linya ng komunikasyon. Babalikan po natin si Lia mamaya pero maraming salamat sa ating kapusong si Lia Manyalak del Castillo.